Isang mister na nagtataksil. Isang misis na nagdududa. At ang babaeng namamagitan sa kanilang dalawa. Paano kaya lalaruin ng tadhana ang mga buhay nila? Yan ang masasaksihan natin ngayong hapon dito sa Karelasyon. Bagay ba? Bagay. Pupunta nga pala ako sa Baboyan bukas. Hindi ka bagay doon. Baboyan yun eh. Akala ko ba may ginagawa? Ginagawa ko naman to para sa'yo, di ba? Sa susunod, pwede mong tira ng unting lakas yung misis mo. Kailangan ko malaman kung sino yung babae mo. Yun lang? Gusto mo lang malaman? Hoy! Dapat gantihan mo! Gusto ko lang po talagang turuan ng leksyon yung gagong yun. Para po hindi na siya makamanloko pa ng ibang tao. Hindi biro ang pinagagawa niyo sa akin. Para sa'yo. Galing Maynila. Oo naman. Sabi mo ko sa'yo. Ganda. Maganda ba? Kailangan ko nang umuwi. Mamaya na. Minsan lang tayo sa isang linggo kong magkita eh. Wait, Daniel! Ay, tinan mo! Kabili na ako ng kurtina para sa bahay natin. Gusto ko talaga kasi ng pula eh. Buti na lang nakahanap ako ng pula. Tinan mo, pula talaga yung gusto ko para dun sa kwarto eh. Oh, ba't dito ka pa bumili niyan? Pwede naman sa Maynila yan. Eh, kasi nga matagal ko na hinahanap tong tela na to. Tsaka gusto ko talaga tong kulay na to. Kaya binili ko kagad nung nakita ko. Sige. Tsaka pupunta naman dito si Tia Mila bukas. Sabi niya, tutulungan daw niya tayo maghapon. Buti nga eh, may libreng kwarto dun sa inuupahan ng kaibigan niya. Hindi tayo kailangan maghanap ng apartment, kundi nahirapan pa tayo. Kaya na. Sige. Pupunta nga pala ako sa Baboyan bukas. Samahan kita para makapagpasalamat at makapagpaalam na rin sa boss mo kasi binigyan na tayo ng oportunidad na bumalik sa Maynila. Alam mo naman kasing hindi na talaga ako nasanay dito sa probinsya eh. Namimiss ko na talaga yung syudad. Hindi na siguro, hindi na. Alam mo, busy kami ron. Mas maraming pang inaasikaso dun sa distribution office. Kaya, huwag na. Busy rin naman si boss eh. Ganun? Oo, tsaka hindi ka bagay doon. Baboyan yun eh. Daniel, sobrang excited na ako. Excited na ako sa bagong tirahan natin sa Maynila. Kasi doon, magtatrabaho ka sa opisina. Hindi na mabaho, hindi na madumi, wala na mga langaw na ganyan. Malinis. Tsaka
pwede na rin kitang bisitahin ng mas madalas. At mas marami na rin tayong oras para sa isa't isa. Kulang na lang talaga magkaanak tayo. Matinik. Uy, Bea, huwag ka na magbasa. Tingnan mo na lang tong panali ko. Bago to, oh. Sosyal. Ganda, di ba? Di lang yan. Meron pa ang pula. Pahing sa'yo. Hmm? Ganda ko lalo, di ba? Students, 2 minutes sila mag-start na uli yung klase. Go back to your room, now. Miss Elisa Santos, kailangan natin mag-usap. Nakapagpasa ka na ba ng requirements ko? Para sa clearance? Eh, sir, ang hirap naman kasi requirement. Alam mo naman, may special project mo sa akin yun. Eh, ang mahal po kasi, tsaka ang hirap gawin ng requirements. Baka po may, alam niyo na sir, may iba pang paraan para makapasa po ako. Hindi. Kung hindi, ibabagsak kita. Naintindihan mo? Okay, sir. Sige, no. Buong araw ka naman wala bukas, eh. Tulog na lang tayo. Paano naman tayo magkakaanak niyan kung ganyan ka? Sige na. Bukas na lang. O kaya sa susunod. Baka naman sa susunod, pwede mong tira ng onting lakas yung misis mo. Puro ka kasi trabaho, eh. Ginagawa ko naman to para sa'yo, di ba? At kung umaasa ka pa magkakaanak tayo. Yun ba yung dahilan kaya wala kang gana? Huwag ka naman mawalan pag-asa. Tandaan mo, kahit hindi mo man ako mabigyan ng anak, mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal din kita. Ano yan? Ewan, nakita ko lang sa mga gamit ni Daniel, eh. Tignan mo nga. Sexy, ah. Baka ireregalo sa akin. Surpresa. Siguro nga. Alangan naman sa kanya. Kasya ba sa'yo? Tago na natin, baka maudlot yung sorpresa. Minsan yung surpresa-surpresa na yan, kakapahamak yan, eh. Tia Mila, good boy po si Daniel.
Sinabi mo eh. Hindi ako tumatanggap kapag hindi nararapat. Lola, sige na po. Ano ba ang nagawa sa'yo ng taong yan? Malaki pong halagang tinaka sa akin ng taong yun. At marami na po pala siyang nalokong iba at sigurado po ako, manloloko pa siya ng ibang tao. Pera? Yun lang ba ang dahilan? Aba, Lola, hindi hong maliit na halaga yun. 50,000 piso po ang tinaka sa akin ng estupador na yun. Maliban pa po sa ibang taong niyang niloko. Pasensya na. Sa iba na lang kayo lumapit. Lola naman eh. Sige na po. Magbabayad po ako. Gusto ko lang po talagang turuan ng leksyon yung gagong yun. Para po hindi na siya makamanloko pa ng ibang tao. Ito po oh. 300. Apat na daan po. Hindi biro ang pinagagawa niyo sa akin. Paumanhin, pwede na kayong umalis. Limandaan ho. Hindi lang pera-pera ito. Hindi ito ang tamang paraan para magtanda ang kaaway niyo. Makakaalis ka na. Sanlibo. Iniinsulto mo ba ako? Tia Mila, tara na po. Baka tayo pang kulamin yan eh. Lola, pasensya na po kayo. Ito po para sa abala. Meron kang gustong gawin sa buhay mo. Pero may hadlang. Ano po? Huwag mo siya pakawalan. Pero harapin mo ang katotohanan. Magpakatatag ka. Tutuloy na po kami. Huli ka na. Sandal ang binigay mo. Ang dami nang sinabi sa'yo. Ka! Bilin ko naman sa'yo kung pupunta rito. Mamaya may makakita sa atin eh. Eh ano naman? Di ba napag-usapan na natin to? May oras ka lang nang punta dito. Eh miss na kita eh. Miss ko na yung yakap mo. Hinahanap-hanap ko na yung yapos mo. Gusto ba talaga akong makita? Gusto mo lang yung pasalubong mo. Ito din. Wow. Ang ganda. Sukati mo. Bagay ba? Bagay. Teka! Akala ko ba may ginagawa?
Oh. Hindi mo ba iuwi ito? Hindi na. Kagagalitan lang ako sa amin. Siguradong pagtatakhan ako kung paano ako nagkaroon ng bagong damit. Tapat ka rin pala sa nagpapaaral sa'yo eh, no? Gaya ba ng takot mo sa asawa mo? Daniel? Hmm. Kailangan ko pala ng pera para sa eskwela. Salamat. Alam mo, ayoko na nga mag-aral eh. Pinipilit lang ako. Ang gusto ko, maging mayaman, artista, sikat, maganda. Bakit kasi hindi mo na lang ako isama sa Maynila? Ako na lang gawin mong asawa. Isa 18 ka palang pag-asawa na kagad iniisip mo. Aantupagin mo ang pag-aaral mo. Tapusin mo yan. Para saan pa? Aalagaan mo naman ako, di ba? Alam mong hindi ko iiwan yung asawa ko. Tsaka isa pa, palipat na kami. Pero, paminsan-minsan naman dadalawin kita dito eh. Pero kung ganyan kakakulit, okay, hindi na rin. Ay, mas masaya ka naman sa akin, di ba? Gusto mo, sabihin ko na lang sa misis mo na mas magaling ako. Ay. Miss Lisa, ito na yung huling beses na pag-uusapan natin yung asawa ko. Kung ano man yung meron tayo, yun na yun. Pag nag-asal bata ka pa, tatratuhin din kitang bata. Alam mo, tulad ka din ng lahat eh. Lahat sila, sinasabi ko anong dapat kong gawin. Sawang-sawa na ako. Daniel? 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 Daniel. Marita. Nahanap kita. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag kang pupunta dito sa babuyan? Bakit? Dahil ayaw mo ako makakita ng kababuyan? Pakalat-kalat. Uwi na tayo. Sige, susunod ako. May tatapusin lang ako. Siguraduhin mo tapusin mo na yan. Agad-agad. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama talaga yung hinala ko. O ano? Anong nais mo ngayon? Hihiwalayan mo! Hindi ko po kaya. Tiya, mahal na mahal ko po siya. Aba! Dapat lang! Dahil ikaw ang asawa, ipakita mo sa kanila na mas matapang ka! Ano? Tatayo ka na lang dyan? Tatayo ka lang dyan, iyak-iyak ka lang dyan? Niya, bakit niyang ginawa sa akin yon? Sino yung babaeng yon? Kailan pa? Paano? Bakit ako? Ano mali ko?
Loko-loko talaga yung Daniel na yan eh. Akala mo kung sinong tatahi-tahimik, para ang bait-bait. Yung pala, nasa loob ang kulo niya. Kailangan ko malaman kung sino yung babaeng yun. Yun lang? Gusto mo lang malaman? Hoy! Dapat wag lang ganun! Dapat gantihan mo! Huwag ka nang iyak-iyak lang dyan! Yung mukha, ending ah. Maita! Paano umiwan niya ako? Miss ko naman, anak. Hindi ko makain. Gusto ko mong magkaanak kami. Marita! 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 Kalaguyo po ng asawa ko. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Para hindi na siya maging perwisyo sa iba pang mga lalaki may asawa na. Para ito sa magiging pamilya mo. Kaya tutulungan kita. Magkakalaman na yan. Kaya kailangan ayusin ang lahat. Lola, ibibigay ko na rin po sa inyo itong 1,000. Di ba sabi niyo po nangangailangan kayo ng pera? Tanggapin niyo na po. Para sa aking apo. Para sa gastos niya sa eskwela. Salamat. Daniel, pasensya ka na nung muli tayong magkita, ha? Hindi na ako magmumukmuk ng ganun. Amis na kita. Alisa, sandali. Anong pasalubong mo sa akin? Okay lang. Amis na kita. Daniel, amis na kita. Mag-usap tayo. Upo ka muna. Alam mo naman, paalis na kami ng asawa ko, di ba? Papuntang Maynila. Kaya, tanda rin yung huling beses na magkikita tayo. Ayoko.
Hindi ako papayag! Tama na. Tama na tong kalokohan na to. Hindi, Daniel. Daniel, mahal kita. Daniel, ako nalang gawin mong asawa. Mahal kita. Mahal kita. Iiwan mo nalang asawa mong walang kwenta! Walang hiya ka. Sorry! 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 Sorry, Daniel! Huwag mo kong iwan! Sorry! Sorry, Daniel! Huwag mo kong iwan! Huwag mo kong iwan! Huwag mo kong iwan! Daniel, sorry! Sorry! Huwag kang magalit! Sorry! Huwag kang magalit! Daniel! Hindi kita mahal. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mo to! Tingnan natin kung magiging masaya pa kayo ng asawa mo pag nalaman to ng inang ko. Bakit ba ayaw mo sa akin, Daniel? Dapat ako yung gusto mo. Dapat ako yung mahal mo, Daniel. Dapat iwan mo na asawa mo! Dapat ako na yung mahal mo! Dapat ako yung pinili mo! Dapat ako yung mahal mo, Daniel! Mapagbiru nga naman ang tadhana, ano? Ito palang mambabarang na tumulong kay Marita, lola pala ni Elisa. Alam kaya ni Lola na ang mismong apo niya ang kinulam niya? Apo! Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ang sakit na. Marita, sandali. Please. Sorry. Sorry. Please naman, sorry na. Marita. Marita, nilayuan ko na siya. Hindi ko na ulit siya pupuntahan. Isa lang itong malaking kasalanan. Kaya please, please, Marita, patawarin mo na. Talagang hindi na mauulit. Dahil kung sino man yung babae mo, tsak na magtatanda na siya. Ika, anong ginawa mo? Tingnan na lang natin kung may maakit pang lalaki sa kanya. Tsak na hindi na siya uulit mang-agaw ng asawa ng may asawa. Marita! Mabuti't naabutan kita! Ano po nangyari? Halika, sumama ka sa akin. Ay, palawas na ho ako ng Maynila. Ay, anak, hindi. Mas importante to. Halika na, dalian natin. Marita! Parang awa mo na. Patawarin mo ng apo ko. Yun lang ang tanging paraan para mabawi ang kulang na ginawa natin sa kanya. Parang awa mo na.
Apo niyong walang hiyang babaeng sisira sa pamilya ko. Nakakaawa mo na. Marita. Maawa mo naman. Patawarin mo na siya. Anak. Lola, pasensya na po, ha? Ano sa patawad? Sadyang misteryoso nga naman ang buhay. Dahil kung minsan, mas malupit pang maghiganti ang tadhana kesa sa mga taong nagawan natin ang kasalanan. Kayo ba ay may mga hinarap na pagsubok ng pag-ibig? Ipadala lamang sa aming Facebook account at baka ang inyong kwentong karelasyon na ang aming sunod na ipalabas. Sana'y napulutan ninyo ng aral ang tampok naming kwento ngayong hapon dito sa karelasyon. Masaya ko, Daniel. Binigay na din ng Diyos lahat ng kahilingan ko. Balang araw, anak, makakaganti din tayo.